Maingat kasi kami. Kumbaga, ayaw na rin bumalik doon sa dati na hirap tayo. So, parang ganun. Siyempre, galing tayo sa, hindi naman mahirap na mahirap, pero ibig sabihin, nag-failed rin tayo, umakyat tayo. So, may kwento ko rin ng ano ha, ng hirap ha? Oo. So, doon tayo natuto. Okay. Oo, maingat naman. So, ito, lahat ito, sa totoo lang, calculated risk. Nasa calculator ako, ang tagal-tagal ko, kukumpit, kaya ba? Kaya ba? Tapos kukulitin ko yung life ko. Tingin mo, kaya ba natin? Gaganan lang ako. Tapos, padadaanin ko lang ng ilang linggo, month. Sige, tuloy na natin to, kaya natin to. High-tech, kasi high-tech. Kasi pag nasalakang bacteria, sa H-bacteria na so, 99% ng filter. Kaya malakas yung lower. May mga trials pa rin, pagaya na itong packaging, naayos pa natin. Kasi may mga konting adjustments pa. Galing, no? Chocolate na siya. And ano, quality-wise, comparable to the imported? Quality-wise? European po yung equipment natin. Wow. Ito rin yung dinidistribute natin. Ito naman for baking. Ah, ito na yung for baking. Oo, for baking. So, meron tayong mga 1 kilo bar for baking. Oh. So, baking. Ang na-mention mo na meron ka rin kwento ng hirap, kaya maingat ka. Konti lang, kung hindi naman lahat. Kwentuhan mo ako nung hirap na sinasabi mo. Kasi, okay. Nag-close rin tayo ng bakery before. Okay. So, medyo aggressive yun. Aggressive yun ng aggressive kasi bata ka. Mm. Maybe wala kang kamuhang-muhang. Tapos, nagkaroon ng maraming missteps. Tapos, people problem. Lahat na ng problema, nandyan na. Mm. So, yun ang nag-ano. Tapos, after that, edi... Example naman ng problema para maintindihan nila yung okay, for example, if you don't mind. kasi okay, so kasi siyempre dati nag-close rin tayo kasi bakery solutions tayo, 'di ba? Pero before that, bakery talaga. Mm. Yung ano, meron tayong bakery ng business ng family natin. Mm-hmm. So from there, grow tayo ng grow, nagsusupply tayo sa retail. Eh ang retail, alam naman natin na medyo mahirap rin. Mm-hmm. Tapos payments and all cash flow, mahirap. Eh, bagong-bago ka pa lang, nung bata ka pa, hindi mo rin naintindihan. Mm-hmm. And then, also, tao. Nahirapan tayo sa tao. Medyo hirap yung cash flow noon, tapos medyo marami tayong rin sa financials, may problema rin. Mm-hmm. So, sinira ko yun. Kasi we're losing a lot of money. Nalulugi? Lugi. Malaki lugi talaga. Sobrang laki. Tapos talaga makikiusap. Sobrang laki, supplier. Meaning, naghirap ka, ganun? Sir, ano? Sobrang hirap noon. Balik ka sa nasa pocket mo 20 pesos lang, 50 lang jeep ka. Kasi kakausapin mo 'yon, kakausapin mo yung supplier kasi wala ka talagang pambayad eh. Anong gagawin mo? Shutdown mo yung business mo, laki-laki ng mga ano mo. Ta-da! Wow. So, di ba po ang next natin sa sorting is yung pagluto na or yung roasting. So, ito po is a pack-in 100 kilo roaster. Yun na, so, iba na yung tsura. So, yun po yung tinatawag natin na chocolate wave. Chocolate? Wave. Wave. Automated line na siya. Na so, lahat po ng mga ingredients at mga tsokolate natin nandyan na po sa mga tubo na yan at dito po sa ating mga ball mills. Yes. Ganon. Ah, yun yung so, nandito na po. Tapos may kasabay na po siya, may label na po. May printer na rin po itong ating packaging machine. Then pupunta po siya dito sa ating X-ray. Ito na. Machine. Yes. At ito na. Ano yung turning point? Paano ko nakabawi? Anong ginawa mo? Ah, tiyaga. Sipag, tiyaga. Yun talaga. Kasi walang tulugan yun, walang uwian. Ganun talaga yun. Ilang oras ka nag-work in a day? 24/7? We got married 2007, ang wife ko. 3 weeks wala ako sa bahay. Kailangan mo nang mabait. Nasaan ka? Kailangan mo mabait na asawa. Na maiintindihan. Tsaka... Nung ganung age ha? Naiintindihan ka ng ganung age? Oh, tsaka hirap na hirap ka nun. Talagang bone ka sa utang and all, tapos tinanggap ka pa rin. Ano ang bagay yun? So, tapos no, wala ka lagi sa bahay, imagine mo. Kasi ano, nasaan ka? Nasa aeroplano ka, nandun ka sa bus, nandun ka sa barko. Tutulog ako sa barko ha. Tumatawid akong Cagayan de Oro, pagising ko, nandun na ako sa Cebu.
Tapos tatakbo. Paminsan, galing ako Manila, lilipad ako Tacloban, bagsak ako Ormoc, gabi nasa Cebu na ako. Ang dami ko ng customer na na-visit. Kasi relative. Okay, relative yung malaki. Pero mayaman, relative yan eh, diba? Ah, so, kahit sobrang yaman mo na, pero tingin mo pa rin sa sarili mo, ah, hindi ka mayaman. Kasi nga, relative yan. Sintukay mo ako. Hindi ako mayaman. See? Kala mo lang yun. Okay. Okay. Well, dahil relative yun, yeah. Okay, i-rephrase natin, marunong kang mag-scale up. Mm-hmm. Marunong kang palakihin yung business. Uh-huh. Okay, ano ang sikreto mo? Paano ba magpalaki ng negosyo? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Subscribe na sa Pinoy How To YouTube channel. Andito tayo sa Goodell Chocolate. Kasama natin si Sir Gavin Go. Sir, kamusta po? Okay naman po. Kayo, kamusta? So, natapos natin yung tour. Mm-hmm. At sobrang na-appreciate ko kasi bihira talaga ako makapunta sa isang production line na ipapakita talaga yung buong process. Mm-hmm. Yan. Actually, yung trivia, yung agribusiness, kaya yung pangalan niya, Agribusiness How It Works. Mm-mm. Kasi sobrang favorite ko yung show na How It's Made. Mm-mm. Eh, process yun. Eh, hindi naman applicable sa agriculture. Kaya ginawa kong How It Works. So, tuwan-tuwa ako kasi nakakita ko ng isang production line na kagaya nung for chocolate making, it's something na bago dito sa Pilipinas. Mm-mm. Actually, matagal na yung mga chocolate makers sa atin, mm-hmm. except that mostly industrial sellers compound. Mm-hmm. So, siguro ang unique dito is from bean to bar, yung production natin. Mm-hmm. Nag-umpisa sa bean. Oo. In terms of yung mga totoong chocolate, malamang kayong mga nauna. Kasi yung industrial na iba, di ba? Yung kagaya ng na-explain mo kanina, yes. Hindi na yon totoong chocolate kasi yes. Nadagdagan na ng ibang ingredients. Yes. Mostly sa bagong way ng paggawa, mga small craft chocolate hanggang mm-hmm. small batch. Mm-hmm. Yan, medyo maaga pa, baby pa siya na industry. Mm-hmm. So yung mga nag-start sa Philippines, I think 2010 sila nag-start. Tapos mm-hmm. 2015, yan, mm-hmm. nag-grow sila. Mm-hmm. Medyo ang akala natin yung taste ng chocolate ng kabataan natin is yun yung chocolate, uh-huh. which is vanilla. Kasi pag tinignan nyo yung ingredients sa likod, vanilla yun. Uh-huh. Pero ang difference sa bean to bar chocolate na movement is most of them want to emphasize on yung totoong flavor ng chocolate beans, uh-huh. which is galing doon sa lupa, which is terwa. Uh-huh. Tapos parang wine. Uh-huh. So in your case, mas gusto nyo talaga na pag 100% chocolate lang talaga. Yes, 100% kokomas. Uh-huh. In Europe, hindi mo pwede tawaging chocolate kung hindi ka nagdagdag ng 1% na sweetener. So, laging kapag sinabing chocolate sa Europe, yun yung may rule kasi sila doon eh. May 1% kahit kung sweetener, o stevia man yan, or cane sugar yan, basta may 1%. So, yun ang chocolate. Kaya ang tawag natin doon sa 100% natin, tableya. Kasi kokomas lang yun. Purong-purong nibs, nirefine mo, tapos napino mo siya. Yun. Ang pagkakaiba ng tableya ngayon sa ginagawa natin ng mga bagong chocolate makers sa Philippines, hindi na siya kasi kailangan ibatirol. Na ang tagal-tagal mo lulutuin para makuha mo yung lapot. Kasi, ginagrind lang nila, pre-refine lang. Uh-oh. So, magaspang pa yun. Of course, yung machine kasi matters. Uh-oh. At saka yung time. Uh-oh. So, ngayon, may bago ng way to make it. Uh-oh. Ang magre-refine, yung chocolate maker. Uh-oh. Pag napapino niya,
madaling mag... So ilalagay mo lang sa hot water. Yeah, na-test na namin. Parang naging so instant. Yes, parang naging instant. So may hot water ka or hot milk, nilalagay lang namin yung tableya natin. Tapos iwan mo doon ng 1 minute, steer mo, vigorous, magugulat ka na nag-melt. Tapos pag ininom mo, walang latak. Less talaga. At the same time, pwede mo kainin parang chocolate. Same. For Godel chocolate, pareho lang siya. Actually, if you buy the bar and you buy the... If ikaw lang rin naman ang iinom ng tableya, bumili ka na lang ng 1 kilo. Kasi ang laki ng savings sa packaging. Oh, buy 1 kilo kung talagang drinker ka ng tableya. Ng tableya. Pareho lang naman, ang packaging cost lang naman yung tumaas. So, yun yung nangyari sa kanya. So, business side naman tayo. Okay. Gavin, why chocolate? Chocolate. Kasi ang, yun nga. Kasi tayo, actually, yung main business natin is Vesmak, no? Yes. Which is a bakery solutions provider. Okay. 27 years na siya this year. Ngayon, kami, long time ago, mga 10 years ago, nag-uusap na yung team, anong gagawin natin next? Kasi medyo nakompleto na nga natin, ang tawag namin is home to industrial, material handling to packaging. Na-solve na natin lahat ng, hindi naman lahat, majority ng solutions possible for bakers. Okay. So, ang problema next is because ang equipment or ang solutions, medyo hassle ka ng hassle. Ibig sabihin, dapat lagi kang maghahanap ng mabibentahan. Medyo matrabaho rin yun kasi syempre, may limit rin yung investment ng mga tao. So, one, we covered the whole Philippines kaya we have roughly 2,000 customers. No? So, ang nangyari doon, nag-aisip kami, ano yung continuous na business na pwede natin gawin? So, naisip namin, ingredients for bakers. Okay. Kasi ayaw namin mag-divert, lumayo doon sa core na ano. Ng core, yung main business. Oo, kilala na namin yung mga bakers eh. Oo. So, we were thinking, ganun. Tapos, ayaw naman namin makipag, kasi marami tayong kaibigan sa industriya. Ayaw naman namin makipaglaban. Na, kaya rin maging... Kaya rin mag... A flour, impossible na yun kasi ang laki ng investment doon. Or yung mga iba, mag-import ka ng ibang ingredient, baking powder, improver. Parang dami tayo masyadong kaibigan din sa industriya. So, try namin mag-isip kung anong unique. So, we ended up with, una, munggo. Pero munggo is very competitive. Yung mga palaman ng hopya. So, we inano namin yun, in-out muna namin. Tapos we focus on chocolate. Nagkataon, ang Philippines, merong cacao. Kaya ang ganda kasi mangyayari, malo-locally source natin all ingredients, cacao plus sugar, yun lang naman ang talagang main ingredient niya. And then you can already make bars for bakers. So yun yung pinaka-main talaga na target namin. Gavin, gusto ko lang balikan yung sinabi mo na main business, you're giving solution to the, yung what they call that? Bakers. Bakers. Are you saying na wala nang problema sila na ibigay nyo na lahat yung solution? Kaya parang gusto mong mag-introduce ng bagong produkto? Hindi. Hindi mo masasolve ang isang industriya. Sobrang laki ng baking industry. Okay. Kasi remember, ang baking, science. Okay. Science siya. Sumunod, art siya. Mm-hmm. So, there will always be something new coming out na pwede nating kopyahin from US. Mm-hmm. For example, yung Lafayette, lumabas ng round na parang donut-shaped na croissant. Sobrang pinipilahan yun. So, nagkakagulo ata sa US. Or US ba yun? Or Europe? Anyway. So, yun, laging may lalabas eh. Hindi naman namin masosolve lahat. Pero, sa atin, almost, let's just say, ang dami nating solutions. Pag pumunta yung baker sa atin, we do have the solution for them. Most of the time. So, kaya naisip namin na other than being able to solve that, wala na kaming growth. So, we need to have something na pang-araw-araw. Kasi yun nga, kailangan kang work harder to push. Unlike an ingredient, baka pag na-supply natin, naging loyal yung baker sa atin, continuous na yung purchase niya sa atin, kahit ano siya, mas maliit na amount, for example, sa start, continuous na business na siya. Lalo na pag nag-hit yung product ng customer mo. Okay. So yun yung nakita namin na pwede kaming mag-grow. Pero without diverting away from baking. Just so happen, chocolate, may tatlong major market. And sinasabi ko, kanina, bakery, ice cream, and chocolatier. Yung chocolatier, wala masyado sa Philippines eh. Pero yung ice cream is a big market, tsaka yung baking. And nagkataon ang strength natin baking. We're trying to focus on that. Like chocolate chips, pwede tayo gumawa. Couverture chocolate, pwede tayo gumawa. Yung para sa mga ganache. Okay. So itong Godel, kaya kayo nagpo-produce ng chocolate,
as an ingredients doon sa mga baker. Yun ba yung original? Yun yung original na plan. Okay. Tapos, pagkatapos nun, nung nag-start na gumagawa na tayo, kasi nag-start tayo, pandemic lang naman. Okay. 2020, July, nag-start tayo magbenta ng solutions natin. Pero, before that, nag-iisip kami, sandali muna, yung core natin sa Vesmac is solutions. Mm. Kaya nag-usap kami, parang dapat ata magbenta tayo ng solutions. Solution pa rin. Kaya ang nangyari, bumalik kami dun sa core natin, which is selling yung buong chocolate making line hanggang chocolatier para ma-solve yung problem nung mga gumagawa ng chocolate. Bumalik kami sa core namin. Kaya ngayon, in a way, lahat ng ginagawa natin, even if gumagawa tayo ng mga product, that is our goal. Ang goal namin is matuto kami para we can share yung mistakes namin para ma-lessen yung mistakes ng mga papasok sa chocolate making. Okay. Gavin, anong mas malaking business? Yung gumagawa ka ng chocolate for as an ingredients to your customer or yung pag-develop at pagbenta nung machine? Mas malaki, sir, ang ingredients. Mas malaki ang ingredients? Oo naman. At saka ang consumer. Imagine mo kung gaano kalaki yung mga chocolate maker. Yung lalo yung mga Calibot, yung mga ganyan. Sobrang laki nila kaya. Hershey's, sobrang laki ng mga planta nila. Mm-hmm. And they've been there for 100 of years. Mm-hmm. Ibig sabihin, 100 years buhay yung mga chocolate makers eh. Yun, actually, yun talaga yung ano ng chocolate. Parang pwede mo ipamana sa anak mo, parang ganun na business. Yan ang chocolate. Pero in your case, sa case ninyo ngayon? Sa ngayon, ang growth namin is, the way I see it, kasi sobrang focus kami sa solution, sinuturo namin lahat, ini-invite namin, walang sikreto. So, I think yung growth ng equipment and solutions natin for chocolate making, medyo maganda. Okay. Kasi doon nata kami sanay mag-market. Okay. I think yun yung napansin ko. And yun yung core natin. Tuturo tayo. So, even if it hindi siya extended to ingredients, I think that in itself for us, since yun ang alam namin gawin, focus na kami doon. Okay. I-connect natin ngayon doon sa farming. Okay. Sa cacao farming. Okay. Okay. Alam naman natin na ang main problem ng mga cacao farmers, hindi nila alam saan ibebenta yung pad. Or, hindi naman nila alam paano i-process. Yan, yan ang problema nila. At karamihan ng farmer kasi, ba't ko ipoprocess yan, di ba? Kasi ang core ko, farming. So, gusto na lang nila ibenta. So, yung pagpasok niya ba dito ay somehow you're solving a problem also, hindi lang doon sa mga bakers ninyo, but also to the cacao farmers in the Philippines. Yes, ang idea namin is to bridge. Kasi ang napansin namin, actually, nagkataon lang na napunta doon, so bigla tayong pumasok sa chocolate. And then later on, nakikita natin, tamang-tama yung pinasok natin, yung chocolate making solutions. Yun ang magsosolve ng problema. Kasi madali, na-scale up na ang farming eh. Nagkaroon na ng program ng DA, even yung LASA administration, na ang dami ng tinanim. Ang problema ng lahat, most of them, saan ko ibebenta? Correct. So, nakita namin na pwede na natin i-bridge. Tama-tama, malaki yung linya natin sa showroom natin. We can first produce and at the same time, pwede rin tayo mag... Yun yung ina-explore namin, mag-tall pack kami sa mga chocolate makers na hindi pa kayang mag-scale up. Para kung na-prove nila yung market, pwede. Yun ang ina-explore namin kasi hindi pa kami marunong mag-tall pack for others. At least ma-bridge before they buy yung line. So, isa yon. So, ang maganda nun, with yung capacity natin, mabibridge natin yung gap habang nakakabenta tayo sa mga chocolate makers ng mga solutions, which is dumadami sila. Habang nagpapalaki sila, meron nang nagko-consume nung fine cacao. Kasi mahirap naman kung commodity cacao yung bibili natin. So, more into fine cacao. So, yung mas magagandang quality. Hindi pa siya defined as fine, pero going towards that direction ang Philippine cacao eh. So, kung fine cacao, at least mas maganda yung income ng farmers. Tapos, bibilhin natin sa magandang quality. Tapos, yun yung pinaka, mabibridge natin yun habang nagpapalaki pa yung... So, kung fine cacao, meaning quality chocolate ang ipoproduce mo? Yes, quality chocolate. So, ano ibig sabihin? Mostly, pag bars ang pag-usapan, fermented dapat. Okay. Fermented. So, and consistent. So, yun yung pinaka-focus. Kasi kung unfermented, ang pagkakaalala ko lang, 80 pesos, I think, sa dako. So, when you buy kasi ng fermented, tapos maganda yung fermentation process protocols nila. Bale,
umaabot yan ng 160, pag ano, pag nag-improve pa sila, 200. Mm-hmm. Yan, mga ganyan. So, doon nag-range kung maganda na yung quality nila. Imagine, mm-hmm. malayo. Mm-hmm. Pero, for us, yung dapat ang gawin siguro is i-separate ang farming sa central fermentary. Okay. Kasi, ang farmer, sabi mo may 10 hectares ka. Okay. Hindi mo kaya mag-ferment ng bulk. Ngayon, ang problema sa fermentation, you need a certain, ano, kunyari 300 kilos, every time mag-ferment ka, para yung temperature, yung protocol mo magiging okay. Mm-hmm. So, imagine if you have one, hindi mo maaabot yun. So, ibig sabihin, it has to be a collaboration between lahat ng farmers within the area to supply wet beans to ano. Ano ka lang ito opinion ko? So, baka may mag-against so, sa farmer, si farmer, ibibenta niya as pad. Wet beans. Hindi po pwede. Beans na. Hindi okay. pwede po pad kasi baka magkaroon ng hawaan. Kung may sakit yung farm niya, sakit. Dinala niya sa kabilang farm, dinadala. Nako, lahat buong... Babagsak na yung buong industry. Babagsak kasi okay. na, naghawaan na. Okay, so wet beans. Wet beans, si farmer dapat marunong siya maging wet beans yung kanyang harvest. Supplier, yes. Okay. Kakat niya, tatanggalin niya yung okay. placenta. So si farmer, pag nagtanim ako, ang ibibenta ko, wet beans. Yes. Okay. Then, saan pupunta yan? Dadali niya sa isang buyer ng central fermentary wherein nagpo-ferment. Siya naman ang magpo-ferment. Yes, siya okay. naman magpo-ferment. It can be a farmer also na yes. may malaking capability to ferment. Uh-huh. So, after niya ma-ferment properly, may recipe na siya na tinatawag. Mm. Let's say, two days, one day, mga ganyan, uh-huh. na fermentation to get lactic, acetic, ganyan. So, tapos madadry niya properly, mayroon siyang pag umulan na, may mechanical dryer siya, may backup siya, just to, para hindi maging moldy, tapos makontrol niya talaga. Yan, ang makakakontrol ng quality ng beans. Kasi doon magagaling yung flavor eh. Mm-hmm. Of course, yung sabi natin, terwa, but in the end, yung fermentation, sobrang importante. Mm-hmm. So, pag makontrol na yon, magiging consistent yung origin. Okay. Ibig sabihin kung let's say, Cavite origin, may isang central fermentary, magagawa niyang consistent yung product. Mm-hmm. Ma-export natin yung beans at a good value. At the same time, yung local chocolate maker, bibili nila yan at a good value. Okay. Yun yung, so that's the second layer. It could be a farmer to ferment and to dry and to sell the beans. Yes. Okay. Saan nila ibibenta? Yung beans, sa chocolate maker papupunta na nila. Sa chocolate maker. Yes, sa chocolate maker nila. So tayo, yung mga customer natin, medyo dumadami na rin sila. Chocolate maker sila. So, pwede natin silang i-link or at the same time, pag hindi pa kaya, tayo muna. Kayo muna. Kung may binibili na tayo para makagawa tayo ng chocolate tapos i-market natin. Uh-oh. Para, kasi kung ngayon walang buyer, hihintay pa tayo 5 years, pinutol na ng farmer yun. Hindi siya kumikita eh. Correct. Magsasawa sila kasi 5 years na sila naghihintay. As of now, alam ko 2017 nag-start magtanim. Uh-oh. Imagine mo 5 years na 2022, walang buyer. Actually, totoo yan. Marami nang nag-cut ng cacao trees. Yes. Nag-fail yung roadmap ng ano ng Philippine. Ano. So, ngayon, kailangan namin i-bridge yun. So, hopefully we can buy. We're growing naman yung buying natin. Mm-mm. Para yung pagbumili na tayo, tapos narinig, oh, magkano bili sa'yo? Eh, ganito, okay. Ganun yung bili sa'yo, sandali, pwede ba akong magbenta rin sa kanila? Yung kapitbahay niya, i-improve niya yung process niya. Mm-mm. Yung farming nila, tapos at the same time, baka ibenta nila sa isang magaling na central fermentary. Mm-mm. Bibili natin. Okay. Saan nang gagaling ang cacao beans ninyo ngayon? Davao, mostly, and Cotabato. And Cotabato. Uh-oh. South, mostly. North? North Cotabato. North Cotabato. Mga Kidapawan, Makilala, mga ganyan. Yan, si Makilala, yan, medyo maganda yung, ano, meron isa doon, magaling. Okay. Malaki yung yield nila. Sa per tree. Okay. Then, pupunta sa inyo. Yes, pupunta sa atin, papasas natin. Tapos, pagka nabuo natin yan, yan. Then, maraming lalabas na mga origins. Ang problema lang, hindi kulang eh. Kulang yung fruiting ng mga, ano, ng mga trees. So, most probably, hopefully, they can improve later on. So, going back ulit dun sa farming. Babalik dun sa farming. Yeah, tamang inputs, cultural management. Tamang pruning, tamang management. Uh-oh. Yes. So, and na-mention mo kanina, sobrang importante yung kung paano niya palalakihin. Like, saan siya mag-start, mag-identify ng secondary, tertiary branches. Yes, kasi ang problema sa Philippines, if Davao ang basis, which is 80% of supply natin, hindi naman binabagyo ang Davao eh. Mm-hmm. So, problema mo, sa ibang parts ng, tingnan mo yung north natin, tinamaan sila 4 times na ata ngayon ng sobrang strong typhoon. Mm-hmm. So, if you plant
a banana tree beside yung cacao na seedling mo, imagine mo pag natumba yon saan papunta. Di ba? Papunta yun sa seedling. Hindi na, ano yun, maraming madadamage. Lugi na naman ng farmer. Mm. So, tama naman yung idea ng na shades, ginagamit kasi nilang shades, yes, while they're growing the cacao. Tama naman. Baka we have other ways sa ibang province na dapat maggawang bagong way of planting sa ibang regions. Kasi typhoon prone yung iba eh. So, iba bagay mo dun sa location. Yes. So, kung laging binabagyo, what would be the solution? Yung isang idea yung pinag-uusapan namin, yung parang nakita namin is, for example, magsa-side graft ka. Ganyan lang kataas, magsa-side graft ka, di dalawang branch pa ganyan, para marami. Uh-huh. Ang problema mo sa ganyan, pag tinayfoon yun, pag malakas yung hangin, putol yun. Uh-huh. Of course, hindi siya tatagal. So if we can make yung branch na taller, para maging mas matibay, malaki yung main trunk. Main trunk, tapos sa taas ka mag-start mag maybe graph or something para mag-split siya ng ganon. Mm-hmm. Tapos magkakaroon ng magdidikit yung branches niya eventually. Magiging matibay yon pag nag-swing yon. Magiging matibay yon. So sa typhoon. So at least malilesen lang natin yung yung risk na every time may typhoon, wala na. Sira na yung puno. You'll wait another 2 years. Magtatagod ka ulit. Ganun. Parang hindi mangyayari kasi every year na. Oo. So naging common mistake ng mga farmers in the other part of the Philippines kasi yung tinitignan nilang model yung nagaling sa Mindanao, which is wala nang typhoon doon. Yes. Kaya hindi nasisira. Yes. So baka doon ma-improve. Kaya baka maraming nag-fail doon sa north, sa mga typhoon-prone areas ng Philippines. So maybe, yun yung ano. Para magkaroon tayo ng per region na origin, mas maganda yung ganun. Yun yung selling point. Kasi iba-ibang lasa talaga. Mm-hmm. Proven na yan. Going back lang, balikan ko lang yung sinabi mo na for those na hindi pa nila kayang mag-produce ng chocolate nila, pwede kayong yung magto-toll sila from us. From you, oo. So, yun, somehow, let's say for example, ako, gusto kong magkaroon ng sarili kong brand, pero wala naman akong capability para mag-set up ng kagaya ng factory mo. So, pwede akong magputol sa'yo. Actually, pwede yun if you can. Yun nga yung pinag-aralan namin yung cost and yung, kasi ang mahirap sa malaking linya yung changeover, medyo high cost. Okay. So yun yung problema, maa-add on yun sa cost ng bars nila, mamahal. So if let's say okay naman sila doon sa process natin and yung taste, maybe we can open up for rebranding kasi walang change in process, packaging lang nag-change. Packaging lang. Yes, but if they want to use their beans, yun yung magiging challenge kasi magkakaroon ng changeover na malaki doon sa malaki. Baka sa maliit na line pwede. Baka ma-contaminate to si lahat. Kasi magkaiba yung beans, quality yung beans. So, kailangan mo i-clean up yun eh. So, malaming fat ang gagamitin mo. So, what we have to do siguro is, ito, ini-study pa, we really want to work, ano, kasi naiintindihan naman namin na hindi lahat biglang makaka-invest ng malalaking linya or even maliliit kasi medyo mataas ang investment sa chocolate making. Mm-hmm. So, what we can do is study it with them, basta be honest lang. Yun yung sinasabi ko, honesty lang tayo, costing, basta everyone win-win, okay naman. Mm-hmm. Yun yung problema namin, yung cost kasi. Oo. Pag-aralan. Pero very open kami sa ganun. Okay. Mm-hmm. Going back tayo dun sa business. So, laki ng, well, of course, hindi ito yung sobrang malalaking factory. But, relatively, malaki to, di ba? Para sa mga ordinary, typical na gumagawa lang. Kaysa yung dinemo natin na household, ano lang, use. Yes, so, malaki itong factory. Okay, kumusta? Bakit, hindi, gaano ka, parang ba sabihin? alam mo na yan, hindi pa madiretso. Is it ano viable business? Chocolate making, ano rin, kagaya ng cacao farmer, ang problema nila market, yun ang magiging challenge sa atin. Sa ganitong investment, kailangan mo ng market. So, kung market ang pag-uusapan, paghihirapan mo. Paghihirapan so, habang pinaano namin na, bibili namin yung ano cacao ninyo, lalaki yung volume, basta maganda yung quality mo, may pressure for us na ibenta yung tsokolate. Yan. So, sa market side, malaki ang market sa tingin ko, lalo na sa export. Kasi ang dami nang lumapit sa atin eh. Kausap na namin, ito, next year. Ang problema lang, because we're very new, kailangan natin yung documentation pa on a lot of things sa manufacturing. So, HACCP GMP, yun na yung next step natin. So, hopefully by year end or early next year, tapos na yan. So, pag nakuha na natin yung HACCP GMP hindi ka pa naka-GMP sa sobrang
high-tech at sobrang yung protocol mo doon sa cleanliness? Papel, sir. Papeles. Kagaya ng organic farming, kailangan mo ng document. Ay, naku, even if you practice organic farming, di ba sabi nga yung natural farming? Ay, pag wala kang documents, natural farming lang ang pwede mong gamitin. Hindi mo pwede i-claim. So, yun. Hindi namin, ay, kasi mahirap mag-claim na HACCP GMP ka. Pero, because of our experience nga sa bakery solutions and magtayo ng mga planta, parang, yun nga, in a way, tayo na rin nagsasuggest sa customer na ganito dapat, coving yung sahig mo, yung light mo ganito, dapat ito yung gagawin mong panel, sahig mo dapat PU. Ginagawa namin sa chocolate. Kaya pag nakita mo, HACCP GMP yan, but kaya nga, I think, mapapadali yung ano namin, documentation. Kasi sinunod na namin yung alam namin. I bet, mas matindi pa yung ginagawa mo kaysa doon sa standards na papa-implement ang GMP. May mga added tayo. I can't say naman kasi very strict rin ang government natin. Ha. Pero sa compared sa ibang bansa, if you go China, masasurprise ka sa planta nila. Sobrang linis talaga. So, yun yung, dahil nakatravel ako, marami ako nakita. Yun yung ginagawa nating benchmark. Yun yung gusto nating gawin. Isa pa kasi, di ba hindi tayo nagtatayo ng bakery? We don't want to really compete with yung customers rin natin eh. Yes. So, ang nangyari is we want to show this to them. Para ang una nilang pasok, saan mo binili? Saan mo pinagawa yung sahig mo? Saan mo pinagawa yung paano mo? O, refer kami ng refer doon sa mga kasama natin na yung contractors natin. So, ngayon, at least, napapaganda rin yung mindset. Natutulungan nila, din sila. Oo, na parang may visually nakikita nila, ganito dapat yung planta, ganito dapat yung bakery ko. Okay. Na-mention mo, China, maganda. Saan mo pinag-aralan? Saan ka pumunta? Saan ka nag-aral? Hindi. Ang nangyari is, Europe, one is, gusto talagang matuto. Yan yung burning desire, ang tawag nila. So, you have a burning desire to study. So, ang nangyari, punta kami ng Europe, visit kami ng supplier ng equipments. Una, Indonesia, parang hindi ata papasa sa amin yung quality ng machine niya kasi walang services. Nung may kausap kami, kasi may Indomil na tinatawag eh. So, kausap namin yung mga machines nila, parang hindi kami natuwa. Sabi ko, parang no choice, Europe na tayo. So, we flew to Europe 2019 and then we went to supplier. I met a year before pa yun, na-meet ko sila 2018. 2019, binisita namin sila. Sabi ko, parang kailangan, tuloy na natin to. So, pumunta kami sa lab nila, then check kami ng machine. Oh, looks like maganda yung mga equipment nila and bagay sa atin, hindi masyadong large scale, medium lang and small. And then, from there, di naturuan kami. Doon ko nga unang, hindi ko nga alam na galing sa cacao pad ang tsokolate. 2019, sir. Baker lang ako. Di ba? Yun yung nakakatawa doon. Nobody will believe yung sa technical know-how namin right now into 3 years, no? Grabe yung grabe, ideas. No? From zero knowledge yun kung hindi mo alam na ang chocolate ay nagaling sa cacao. Yes. Tapos nakakatahabang trip kasi it was my longest trip sa Europe. Di pumunta kami sa mga tour. Pareho ng ginawa natin kanina. Pupunta kami, doon kami natuto. Di punta kami sa tour dito, tour doon. Ini-explain nila yung nibs na yan, ganyan-ganyan. Okay, ganun pala yun. Di habang nasa travel, nagre-research na ako. Actually, lumabas doon si Grover. Si Sir Rosit, was siya nagtuturo. By December, sir, lumipad na kami doon. Nag-aaral na kami ng farming. Farming na? Farming na. Pero that time, naka-order na kami nung compound line. Compound pa lang that time. So, farming na. Pagdating dad, hanap-hanap ng mga solutions for kasi sobrang laki, baka may maliit kasi alam naman natin yung capability natin as a developing country, yung mga companies maliliit, pambahay, mag-start, livelihood, sa akyat. Research na, okay, ito, pwede pa namin i-distribute? Pwede ba namin distribute? Tapos after that, order ka agad, gawa ng tsokolate. Tapos tuloy-tuloy na. From there, we learned. 2 years kami nag-aaral sa maliit na planta natin habang hindi pa na-commission itong malaking linya. Aral ng aral. Research ng research. So, habang nag-aaral ka, nakakreate ka na ng panibagong market. Like you mentioned na ang mga chocolate makers maliliit lang and ayun na, nakaisip ka, equipments, beta sa kanila. Yeah. Ang nangyari nun, pandemic, shutdown. July kami nag-start, 2020. Imagine, March nag-lockdown, July 2020. Nag-start na tayo magbenta. Dumating na yung, nag-order na kami ng, I think, one pallet nung, ano, talagang, sanay kasi tayo sa equipment. Ang nangyari, order na kami. Tapos alam natin na parang maganda yung mga reviews dito.
Because di dati, bibisit ko talaga before kami mag-order. Mm. Talagang kaya lagi ako nagta-travel to check on yung equipment before namin i-distribute. Mm. Ito walang way, di ka makalipad. Mm. So to make it move, nag-gamble na kami. Tinest namin yung machine, talagang torture test. Mm. Ganon-ganon, ah okay, so mag-work ito. Nag-start na. So YouTube ng YouTube. Sabi ko nga, YouTube University. Lahat, so product ka rin ng YouTube University. Yes. Ha? Araw-araw, YouTube. Tapos kung ano magandang libro, bili ng libro, basa ng basa, ganyan. Mm. In 2 years, ganyan nangyari. Mm-mm. Babad talaga sa YouTube University. Tapos yan, nakatayo na tayo ng planta. Guts lang. Okay. Lakasan ng loob na lang. So. Kasi kailangan malakas okay. Loob. Doon naman tayo sa mindset in doing business. Mm-mm. Bakit ganito ka masasabi ba natin na aggressive or hindi? Or paano ba? Actually, sobrang conservative nga. Conservative ka na, ha? Conservative pa ako sa lagay na yan. The way I see it lang. Okay. Depende nga yung perspective. Maingat kasi kami. Kumbaga, ayaw na rin bumalik dun sa dati na hirap tayo. So, parang ganun. Siyempre, galing tayo sa... Hindi naman mahirap na mahirap, pero ibig sabihin, nag-fail din tayo, umakyat tayo. So may kwento ko rin ng ano ha, ng hirap ha? Oo. So, doon tayo natuto. Okay. Oo, maingat naman. So ito, lahat ito, sa totoo lang, calculated risk. Nasa calculator ako, ang tagal-tagal ko kukumpit, kaya ba? Kaya ba? Tapos kukulitin ko yung life ko. Tingin mo, kaya ba natin? Gaganan lang ako. Tapos, padadaanin ko lang ng ilang linggo, month. Sige, tuloy na natin to, kaya natin to. So medyo... kumbaga sa financials, medyo ano ko, tinitignan ko kung kaya ng cash flow. Mm-hmm. Importante yon. Tapos bago namin itutuloy. Mm-hmm. Pero bago pa man mag-umpisa in anything, parang syempre ang goal mo maging number one doon sa ginagawa mo. Mm-hmm. So ang tawag namin dyan sa team, best in the world. Okay. Kumbaga yung... Saan ka pa nang okay, na-mention mo na meron ka rin kwento ng hirap, kaya maingat ka... konti lang, kung hindi naman lahat. Kwentuhan mo ako nung hirap na sinasabi mo. Kasi, okay. Nag-close rin tayo ng bakery before. Okay. So, medyo aggressive yun. Aggressive yun ang aggressive kasi bata ka. Mm. Maybe wala kang hamuang-muang. Tapos, nagkaroon ng maraming missteps. Tapos, people problem. Lahat na ng problema, nandyan na. Mm. So, yun ang tapos after that, edi... Example natututan. Naman ng problema para maintindihan nila yung okay, for example, if you don't mind. kasi siyempre dati nag-close rin tayo kasi bakery solutions tayo, di ba? Uh-huh. Pero before that, bakery talaga. Mm-hmm. Yung meron tayong bakery ng business ng family natin. Mm-hmm. So from there, grow tayo ng grow, nagsusupply tayo sa retail. Ang retail, alam naman natin na medyo mahirap rin. Mm-hmm. Tapos payments and all cash flow, mahirap. Bagong-bago ka pa lang, bata ka pa, hindi mo rin naiintindihan. Mm-hmm. And then, also, tao. Nahirapan tayo sa tao. Ilang taong ka nun? That would be 2006, 15, 20, 30 years old. Not 30. Ganun na kalaki yung responsibility mo at 30? Hindi, magkakapatid naman kami. So, okay. Nagtutulungan. Tapos, nag-split kami that time. Okay. Actually, family business na split into two. So, nagkanya-kanya kami. After that, yung bakery yung medyo nahawakan ko. Medyo hirap yung cash flow noon. Tapos, medyo marami tayong rin sa financials, may problema rin. Mm-hmm. So, sinira ko yun. Kasi we're losing a lot of money. Nalulugi? Lugi. Malaki lugi talaga. Sobrang laki. Tapos, talaga makikiusap. Sobrang laki, supplier. Meaning... Naghirap ka, gano'n? Sir, Sobrang hirap nun. Sobrang hirap nun. Balik ka sa, nasa pocket mo, 20 pesos lang, 50 lang, jichip ka. Kasi naranasan mo yun? Kakausapin mo yung supplier kasi wala ka talagang pambayad eh. Anong gagawin mo? Shinut down mo yung business mo, laki-laki ng mga, mo. Tapos we're lucky na, si dad ko may isang business na sideline lang yan na hindi naman niya kinofocus. Tapos we're luckily, tapos baking rin siya, solution siya, in a way. So yun, tawag doon. So ito yung, equipment pala. Ito na yung tinuli mo, yung solution. Yes. So, luckily, nagtibala rin dad ko. So, sa nangyari is, nagtulungan kami para iangat ulit. Tapos luckily, yung may team rin, may isa pa na nandito sa amin, na nandito pa rin siya from the bakery to mo. Siya isa lang yun. Siya yung warehouse man, sumibenta.
nag-travel ako buong Pilipinas. Kaya naranasan ko yung ano. Mm-hmm. So ikaw na nagpalaki. Ikaw na nagpalaki ng negosyo ulit. I can say swerte rin ako sa mga team namin eh. Sa totoo lang. Mm-hmm. Bait yung mga team na nandito. Tapos nandiyan sila. Tagal na namin magkakasama, nandiyan pa rin sila. Kasi kung wala naman yung buong grupo, wala eh. So malaking bagay na nag-trust rin sila sa atin. So yung mga dati na sa ano bakery, di nag-shutdown. Uh-huh. Isa-isa, yung mga trusted natin. Nasa Saudi, yung iba nasa Hong Kong, DH. Eh, alam mo, magagaling. Isa-isang beses, takot rin kasi ako, mamaya matumba ulit. So, kinausap kasi pag umuwi, bibisita. Kasi maganda naman yung relationship namin. Uh-huh. Naghirap lang talaga, bibisita sila. Sabi, dito ka na ulit, balik ka na. So, kinausap mo sila ulit? Yung iba, oo. Mga 3 to 5 persons. Tapos nag-stay rin sila dito. Tapos grow na nang grow yung company. Okay. Ano yung turning point? Paano ko nakabawi? Anong ginawa mo? Tiyaga. Sipag. Tiyaga yun talaga. Kasi walang tulugan yun. Walang uwian. Ganun talaga yun. Ilang oras ka nag-work in a day? 24/7? We got married 2007, ng wife ko. 3 weeks wala ako sa bahay. Kailangan mo ng mabait. Nasaan ka? Kailangan mo mabait na asawa. Na maiintindihan. Tsaka... Nung ganong age ha? Naiintindihan ka ng ganong age? Tsaka hirap na hirap ka na. Talagang bone ka sa utang and all. Tapos, tinanggap ka pa rin. Ano ang bagay yun? So, tapos wala ka lagi sa bahay, imagine mo. Kasi, nasaan ka? Nasa aeroplano ka. Nandun ka sa bus. Nandun ka sa barko. Tutulog ako sa barko ha. Tumatawid akong Cagayan de Oro. Pagising ko, nandun na ako sa Cebu. Tapos tatakbo. Paminsan, galing ako Manila, lilipad ako Tacloban, bagsak ako Ormoc. Gabi, nasa Cebu na ako. Ang dami ko ng customer na na-visit. Kaya medyo alam ko yung ruta ng mga tao na. Grabe. Ganun. Wala talagang pahinga. Mm-hmm. Tapos si Norte, nagtiwala yung maraming bakers sa atin na bumili ng solutions. Okay. Ba't sila nagtiwala sa'yo? Hindi ko rin alam eh. Siguro marami tayong na-share sa kanila. Ang tawag nila, yun nga, ang dami nila free consultant. Kasi free consultant? Oo, kasi marami tayo na-successful na bakeries, I think. I guess yung hindi ka lang ba siya nagbebenta? I think, oo, totoo, binibenta mo yung equipment, yes. Pero ang nakikita na lang value sa'yo, yung consultancy na libre. Yes. Tsaka kaya natin mag-bake in front of them biglaan kung anong gusto nila. Kaya rin natin yan. Mm-hmm. Hindi na lang lately masyado, pero that time, naiintindihan ko yung baking. Mm-hmm. Kaya natin mag-bake, mag-demo ka agad. Mm-hmm. Tapos, so, doon mo nahanap. From the provinces, nagkaroon ka ng mga kliyente, doon ka nag-start makabawi. Yes. Pero looking back, pag nandoon ka na, tapos ba't kaya bumibili? Magtataka ka rin eh. Ba't bumibili yung mga tao? Pero looking back, yung failed na business mo, kung hindi mo sinabayan yung mga tao mo sa lamesa para mag-bake, para mag-aral kung ano yung nangyayari sa skills set mo, kung mm-hmm. how to do things. Mm-hmm. Siguro hindi mo rin wala kang matuturuan kasi hindi ka nagtiyaga mag-aral. Mm-hmm. Kung ano yun, kahit hirap nun or ano, mm-hmm. yun pa rin. Kasi may tuturo mo yun later on. So, connecting the dots behind. Makikita mo, yun pala yung purpose nun. Yun pala yung purpose, kaya pala kailangan ko mag-aral ng baking. IT gaya pa, di ba? Yung kinikwenta ko kanina. IT gaya pa, pati ako nagpanadero. So, imagine mo, hindi sa ano, pero magaling tayo mag-program nun. Magbilis ko mag-programming. Hindi ako natutulog. Pero, we end up, because of that, in-accept ko yung na panadero ang bagsak ko. Mm. Hindi ko siya parang tinakbuhan. Mm. Ayan. So, aral na lang ako ng aral. Tinanggap ko yon na maging panadero. So, tinanggap ko best ko para matutunan yung skill set na yun. Mm-hmm. In the same way dito sa chocolate making. Parang ganun na kami. Like, everyday iniisip mo paano improve yung chocolate making skills mo mm-hmm. to share to mm-hmm. other people. Yun ang nangyayari. Kasi yun yung mindset na yun. Mm-hmm. Okay. Nagustuhan ko yung sinabi mo na in business, dapat number one ka lang. Kung hindi ka kayang nag-number one, alis ka na dyan. Yes. Bakit ganun ang mindset mo? Kasi kung siguro isa lang yung time natin sa mundo eh. Hindi mo naman marireset yung 15 years na ginagawa mo. Hindi mo marireset yun eh. Mm. Kasi tumatanda tayo, yun yung kalaban natin, time, di ba, sa life. Mm-mm. Wala naman iba eh. Time lang talaga kalaban eh. So, mm-mm. if you're going to do things, you do it, yung best mo na kaya mong gawin. Na sa tingin mo,
kaya mo mag number one. Kasi mm-hmm. kung hindi lang rin, baka hindi worth. Kasi we cannot, ako personally, I cannot work na hinahabol ko pera. Okay. Boring yun eh. It doesn't mm-hmm. mean anything eh. Sa totoo lang. Kapag yun ang ginawa mong huay mo, problema yun. So, hahanapin mo yung niche mo sa market. Bakit ako nandito? Yun ngayon, parang dramatic man. Isipin mo pa rin, ba't ako nasa mundo na to? Ano bang purpose ko? Parang ganun pa rin ang bagsak nun eh. Kasi ano yung purpose ng team namin para yung best namin maibigay namin na nakaka-ano rin. Mm-hmm. Yun yung nagiging mindset para at least sipagin ka, ma-motivate ka. Uh-huh. Yan. Kaya dapat number one lagi kasi kundi sayang oras mo. Okay, tama ba na number one ka kasi marunong ka mag-niche? Yes. Marunong kang i-identify sino yung market na para sa'yo, yes, na isi-serve mo. Yes. Okay, paano ka naghahanap ng niche? Paano nag-niche? Ang niche chain kasi, bolahan niya. Para sa akin, binobola ko ang sarili ko. Lagi ko sinasabi, binobola ko yung sarili ko na ito yung gusto ko. That's one. Kasi syempre, mamotivate mo sarili mo eh. Kung ayaw mo siya sa una, close yung mind mo, edi walang mangyayari sa'yo. Pero doon ka napasubo eh. Ibig sabihin yun yung destiny mo na napuntahan mo, mahalin mo na yung ginagawa mo. So, yung niche naman, ibig ko sabihin is, best in the world mo, binubuhala mo sarili mo na, pag ito ginawa ko, magiging number one kami. Bakit? Yung pagiging number one mo is actually your own set of rules or set of criteria na number one ka. Hindi naman sinasabi number one ako in terms of financial sales, in terms of bottom line, numbers yun eh, boring yan eh. Number one kami kasi, yung marami kami na serve na bakers na naging successful, sila, and makes us really, diba? Tapos ang dami namin na serve sa solutions. Yeah. Yun. Uh-oh. Naging successful rin sila. Uh-oh. So, number one kami doon sa tingin ko. Pero it doesn't mean, di ko alam kung number one kami sa sales. I don't think so. Pero sa masayang customer na umaman. Because we supplied them some equipment. I think we have a lot of stories. Ang tawag namin doon, Vesmac stories. Uh-oh. Nasa YouTube marami. Uh-oh. Kasi I think naging successful naman sila. Uh-oh. Because of yung tulungan namin dalawa. And naging successful kami because of our customers. Nakaka-relate ako doon sa principle na dapat number one ka. Ako naniniwala rin ako doon. Yes. Yun din yung ginagawa ko. Uh-oh. In my own rights, no? I can claim na number one ako as a YouTuber. Yes. Uh-oh. Not pinakasikat, not pinakamaraming subscriber, not pinakamaraming views. But number one ako na YouTuber na agriculture na umiikot sa buong Pilipinas. Yes. Yeah. Diba? Parang sinasabi, tayong gumawa ng criteria natin, number one tayo. It doesn't mean, kasi sarili natin ginawa yun. Pero it makes us happy, so why not? Yeah. Diba? And mas klaro. Yes. Mas klaro yung direction mo. Yes. Alam mo yung why mo sa mundo. Uh-huh. Kasi hindi pwedeng how ka lang ng how, gawa ka ng gawa, ka ng chocolate, or baking ka ng baking, turo ka ng nakakapagod lang yun eh. Uh-huh. Parang ganun eh. Mawawalan ka ng gana eventually. Yung passion mo, naging trabaho. Mm-mm. Yung trabaho, hindi bibigay ka at the end of the day. Diba? Ang isang nagustuhan ko sa'yo, okay, kasi relative. Okay, relative yung malaki pera, mayaman, relative yan eh, diba? So kahit sobrang yaman mo na, pero tingin mo pa rin sa sarili mo, hindi ka mayaman. Kasi nga, relative yan. Sintukay mo ako, hindi ako mayaman. See? Kala mo lang yun. Okay. Well, dahil relative yun, okay, i-rephrase natin, marunong kang mag-scale up. Marunong kang palakihin yung business. Uh-huh. Okay. Ano ang sikreto nun? Paano ba magpalaki ng negosyo? So, yung scaling up is, one, focus ka. Tapos, at the same time, well, yung vision, mission na yan, you go for values. So, ibig sabihin ng values, like us, lagi kong, lately, kailangan kami mag-review kasi nagka-pandemic, nakalimutan namin i-refresh na yung values natin. For example, humility, integrity, discipline, and stewardship. Yun yung sa core sa company namin eh. Yung vision, mission, hindi yan makikita ng team members. Pero yung values, pag na-instill mo sa kanila, automatic, babalik yun. So for example, yung stewardship, we can't think na yung sabi natin, kami yung owner, sabi mo, akin yung company. Hindi yan ganun. Kasi mawala rin tayo surf after a while, di ba? Dinadala natin. Ang question, matutuloy ba tong company na to after nawala ako? Yun siguro yung pinaka-importante. Na dumadaan lang tayo dito,
dala-dala natin, huwag mong aangkinin, hindi gagatasan mo yung kumpanya. I think yan yung pinaka-importanting mindset. Are you saying na separate ang pera mo din sa pera ng business? Yes. Na kailangan ikaw ay sumasweldo lang, yeah. Hindi mo pag-aari yung lahat ng pera nung iikot sa business? Yes. Kami, swelduhan lang kami. And we have to work hard. Magkano sweldo mo? Maliit, sir. Nagulat ako yung mga customer namin, yung mga anak nila. One time, nasa meeting kami, nandiyan pa yung dad ko. Nasa meeting kami, nagulat ako. Sinabi nung daddy na yung sweldo ng lahat ng anak niya, actually, 250,000 yun eh. Nashock ako. Tinignan ko yung daddy ko. Papa ko, sabi ko, hindi yun nagtatrabaho. Magtrabaho o hindi, may ganung sahod. Oh. Eh, sir naman, yung sahod ko nun, siguro one-fifth lang nung kanya. Alam mo yun? In that time, oo. Ngayon, malayo pa rin doon. Mm-hmm. May sabihin, maliit lang yung sahod. Kasi kailangan mo ibalik sa company lahat eh. Mm-hmm. Kung hindi, kawawa kung walang ipon. Mm-hmm. Kaya kami nag-survive ng pandemic. Mm-hmm. Actually, confident ako magsasurvive kami. Kasi marami tayong bala na naipon. Hindi tayo magastos. Mm-hmm. Parang ganun. So, I think, importante focus. After that, yung values ma-emphasize natin na hindi atin rin yung company. Swelduhan ka lang. Para malimit mo rin yung gastos mo. Mm-hmm. Tapos at the same time, hindi pwedeng ikaw lang kasi hindi naman ikaw lang yung buong company. Mm-hmm. Tapos sumunod, yung values kailangan emphasis, tsaka yung why para magkaroon ng motivation. Mm-hmm. Sabi mo hindi magastos, gano'ng ang katipid? Gano'ng katipid? Yung sasakyan na gamit ko ngayon, nag-iisa. Yung sasakyan na yon sa dad ko pa yon, yung bago siya mawala. Kasi may sakit na siya, so kailangan namin siya isakay doon sa sasakyan para comfortable siya. Wala pa akong bagong sasakyan. Nagre-reklamo na nga ako sa team namin. Lalo sasabi, ako naman, pero hindi ko mabili, sir. Isa lang sasakyan ko. Pero mayroon tayong factory. Na lahat ng team magbe-benefit. Sabi ko nga sa kanila, stop na tayo kaka-invest. Hindi natin mararamdaman. Mawawalan tayo ng gana. Pagod rin. So hopefully, pag nagkaroon na ng positive na or nagbe-benefit na kami dun sa pagtayo ng chocolate making. Kasi sa Vesmac, ano na yan eh, at least through the pandemic, proven yung brand very strong. Andun na talaga. Talagang, okay, nagmo-move talaga yung mga equipment natin. Uh-huh. Tapos may tiwala yung mga tao, nagmo-move talaga siya. So, dito, syempre ito magdadrag sa'yo for a while, pero pag nag-break-even yan and positive na siya, yun na. Hopefully, balik na tayo ulit sa mga tao natin. May balik natin ulit. Kasi kung hindi, makakapagod rin. Oo. Dagdag ko lang dun sa paano ko nagtitipid. Sabi mo, hindi ka sumasakay dun sa at dun ka lang sa... Nung huli, nagkakasakit na ako. Sumasakay na ako ng business class in a way. Pero talaga, nung a few years back, siguro nung 2018, 2017, economy class talaga ako. 2018. Economy 2019 ako ata nag-start mag-business. Kasi nagkakasakit na ako sa sobrang pagod. Tapos sabi ko, parang problema na to. Kasi pag nag-long, long haul lang ah. Uh-huh. Pag short flight hanggang mga 7 hours, economy pa rin. Economy ako. Pagka sinabi mo nang lilipad ng Europe, tsaka US, yan. Talagang napapagod ako. Hindi ko kaya. Mm-hmm. Kaya kailangan ko naman alagaan din yung sarili ko. Para makatulog ako ng maayos. Mm-hmm. So yun yung binigay ko na lang. Paminsan guilty pa ako niyan, hindi ako makatulog para i-book. Sabi ng wife ko, book mo na yan. Kasi kailangan mo. Kasi kailangan mo. Niya, magkakasakit ka na eh. So, pag gano'n na, yun, doon na ako nagbubook. Mm-hmm. Tapos, ito, natuwa ako dun sa kunento mo. May bisita ka kanina. Tinatanong ko kung may business plan ka dito sa negosyo mo. Ayun. Anong sagot mo? Wala kami dito. Wala kami feasibility study. Puro gut feel lang ito. Gut feel lang. Okay. Gut feel lang to. Ang importante, may ipon ka para gawin yung gusto mong gawin. Hindi yung mag-uutang ka 100%, tapos bilang papasok mo dun sa negosyo mo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, maghintay ka ng time, pag-time mo na. Yung timing importante. Mm-hmm. Ipon ka. Tsagain mo. Kaya nga, focus. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung anong ginagawa mo ngayon, make sure, ipon ka. Uh-huh. Para pag may gusto ka nang gawin na next, or may gusto kang inaay, may bala ka pang para sa gagawin mo. Medyo sigurista, mabagal, or baka wala na kami magkawa because of that. Pero I think, okay lang naman yun eh. We don't have to be so big on our purpose. Mm-hmm. Marami akong natutunan dun sa kwentuhan natin. Ano ang pwede mong
i-share, i-advise dun sa mga audience natin. Kasi parang it's a community tayo eh. Pare-parehas tayo naghahanap ng opportunity, mm-hmm. lahat tayo gustong matuto. Mm-hmm. So parang lahat ng mga nagiging guests somehow nag-share ng, yeah. para matuto rin yung isang audience. Dami na tayo nagpag-usapan eh. So, siguro, kung sa farming side, mm-hmm. ang mga natutunan ko, sa farming, long game. Long game. Oo, long game yan. Huwag kayo magmamadali. Ang ginawa namin, nagmamadali. So, sa farm side natin yun. Mm-hmm. So, ganun din sa ibang business sa tingin ko. Huwag mong titignan na yayaman ka in a short time. First of all, dapat hindi yun ang thinking mo. Thinking mo, ano yung purpose nung ginagawa mo. Siguro yun yung number one. Ngayon, long game ka rin. Huwag mong sasabihin shortcut. Bukas dapat, ano na ako. I think, yun ang napapansin ko lately sa mga bata. Kasi medyo, ano na rin tayo. Parang nagmamadali. So, before, most probably, nagmadali rin ako. Mm-hmm. Kaya ako nag-fail. Mm-hmm. So, I did it the hard way. So, lagi ang tingin mo dapat mahaba. Para dahan-dahan lang. Mm-hmm. Pero yung dahan-dahan na yon, sigurado ka. And, hindi ka pwedeng tumigil mag-aral. Mm-hmm. Aral ka ng aral. Kung ano yung ginagawa mo. Huwag kang hanap ng ang daming bagay, ang daming mong gustong gawin. Hindi, wala ka naman matapos. Wala ka naman maging number one nga. Kung possible ka maging number one in your own terms. So, ganun. Huwag yung serial and ako yun ang perspective ko. Kasi maraming successful na serial entrepreneur. Feeling ko kasi parang nakakapagod. Kasi hindi mo pa nga naging number one sa isang bagay, parang gusto mo na maghanap ng iba. Mm-hmm. So baka mamaya at one day pagising mo, ano ba yung purpose ko, ba't ako nagne-negosyo? Mm-hmm. Kapag pera-pera na lang, magiging iba yung culture ng company. Feeling ko lang. Mm-hmm. Oo. So yun yung siguro. Focus on everything. Hard work, wala nang kapalit yun. And lahat yan applicable sa lahat ng business niyo. The main business which is yung solution to the bakers. And itong chocolate factory, yes. And also dun sa farming. Yeah, 20 plus years kami sa Besma before kami nag-jump ng bagong business which is itong chocolate na medyo malaki. Mm-hmm. So, malaking investment. So, ito rin yung in-invest natin. Took us 25 years of patience, hard work sa bakery industry, and ano. So, sa farming, nagkataon lang na may farm tayo just to complement itong factory. Factory. Gabi na, punta tayo doon sa farm, ha? Next time. Yes. Ayos na yung hagdan papunta sa creek. 150 steps. First time ko napunta nung Saturday. Ang taas pala! 150, 10-story building nga yun. Nagko-compute ako. Ang ganda niya. Sa baba. Nagulat ako. Ito yung pinakita mo picture sa akin. Yes. Yung... Maganda siya. Maganda yung farm, nakakatuwa. Nakawalang pagod. Kahit na paminsan gigive up ka na. Yun, hindi ako. Wala akong alam sa ikaw magtuturo sa akin. Talaga, totally ang hirap ng farming. Ibang challenge. Ibang challenge. Totally. Kung hindi lang dahil sa cacao, to build a learning site. Tsaka mag-central fermentary para magkaroon ng Cavite origin, yung pangarap na yon. Mm-hmm. Para matutunan at magturo. Parang bibigay na rin tayo eh. Alright, Gavin. Thank you. Alright. Ganda. Ang ganda ng conversation natin. Thank you. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.